ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa press con kanina ni Attorney Glenn Chong, kung saan di umano itong si Lisa Smogs ay nakipag-meeting sa Smartmatic. Ano ang ginawa ni Lisa Smogs noong nakipag-meeting siya sa Smartmatic prior sa 2022 election? Ano ang ginawa ng asawa mong butod noong 2016, sabi mo, dinaya ka ni Robredo, tapos ganto-ganto, ang dami mo sinabi na ang Smartmatic, puntahin dito sa Pilipinas para magbenta ng boto. Ikaw mismo, Marcos, ang nagsabi nun. Diba? Ngayon, ano na? Kapal ng mukha mo, kaya pala enjoy-enjoy ka ngayon, kasi sa bagay, enjoyin mo yan dahil baka pagdating ng araw, o sana hindi matagal, sana soon ay ikaw ay bitbitin dyan, paalisin sa Malacanang, hindi lang sa Malacanang, paalisin ka sa Pilipinas, kayong mag-asawa kayo, kayong pamilya, kayong mandaraya, pamilya kayong magnanakaw sa bayan, isama mo na yung anak mo si Sandro. Diba? Hawak ninyo ang Smartmatic ngayon dahil, ano, nakaplano na pala kayong mga walang hiya kayo. Oy, Lisa Smogs, 2025, kaya pala, 2025, 2028, nakaplano na ang Smartmatic. So, wag na tayong mag-eleksyon. Iupo mo na yung gusto mo, Lisa Smogs, kasi nag-aaksaya lang ng pera, nag-aaksaya lang yung tao. Bumoto na hindi naman pala counted yung mga boto dahil may nakaset up ng ipapanalo ang Smartmatic. What the heck? Kawawa naman ang Pilipinas kong mahal. Bakit yung mga tunay na problema sa bayan hindi maimbestiga? Mapaimbestiga niya sa Senado. Bakit? Diba? Kasi may mga politiko na humaharang. Bakit takot kayong paimbestigahan? Dahil sa pera. Takot kayo na hindi kayo manambabawasan ng inyong budget ni Tambaloslos. Dahil Tambaloslos ang may hawak ng budget ninyo, kaya kayo sunod-sunuran dahil sa pera. Kaya kayo, mga mamamayang Pilipino, mga kababayan ko, mapagmatsyag kayo sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Abangan nyo yan, si Tambaloslos, dahil umiikot-ikot, nagpapapogi-pogi, hindi naman bagay. Na umiikot-ikot siya ngayon, nagpapabango ng kanyang pangalan, nag-raid-raid kuno ng warehouse, warehouse din naman niya yung ni-raid, para masabi lang na may nahuli sila. Ginagago ninyo ang bayan. Kaya ka nagaganyan, Tambaloslos, dahil ikaw pala ay may balak tumakbong senador sa 2025. Dahil pagdating ng 2028, hindi si Sara Duterte ang susuportahan ng administrasyong Marcos Araneta, kundi si Martin Romualdez Tambaloslos, para tuloy-tuloy ang kanilang pangangamkam sa kaban ng bayan at tuloy-tuloy ang paghihirap ng mga Pilipino. Kawawang bayang Pilipinas. Yan. Tapos ano? Ano pa balak ninyo? Sa susunod, after 2028, si Sandro na ang inyong patatakbuhin. Akala nyo matatangan ninyo ang mga Pilipino. Hindi mananalo ka, Tambaloslos. Kaya kailangan talaga tanggalin yung Smartmatic para itong si Tambaloslos ay hindi mananalo, guys, sa eleksyon. Lahat ng kaalyado ni Lisa Araneta ay hindi mananalo. Kaalyado nila, dahil ang mga yan ay umaasa sa Smartmatic. Pag walang Smartmatic, Tambaloslos, hindi ka mananalo. Lalo na ikaw, Sandro Marcos. Kaya mga kababayan kong minamahal, no more Marcos, no more Romualdez, Araneta, sino pa?
Ayan guys, tandaan ninyo ngayon yang mga politiko na nagpapahirap sa ating bayan ngayon. Tandaan nyo yan! Dahil sa 2025 election ay magkakaroon daw sila ng lineup, 'di ba? Siyempre maglilista diyan si ano si Lisa Smugs kasi siya naman talaga nagpapatakbo ng bansa natin eh. Ayang si Marcos na isang tamad, isang adik bangag, wala namang alam 'yan. Ang alam lang niyan magsalita kasi siya ginagamit para front lang, tagapagsalita, speaker lang sa taong bayan. Kunyari, nagsasalita siya, ganun ganto, hindi naman sa kanya galing sinasabi niya, nagbabasa lang yan. Pagkatapos magbasa niyan, balik na sa kanyang lungga. Naglalaro lang siguro yan ng computer games o kung ano-ano man. Si Lisa, lahat ng gumagalaw, lahat ng kabalbalan, buti kung galaw ng para sa bayan, okay lang yung pinatakbo niya si Marcos kahit wala namang alam para gamitin lang yung pangalang ay apelyadong Marcos. Okay lang yun kung ang pangarap ni Lisa ay iayos ang bayan. Hindi eh. Ginamit niya ang apelyadong Marcos para manalo yung kanyang asawa na nagpapanggap na tigre ng norte. Yung pala isang kuting na takot sa asawa. Abugbog Aberna. Diba Marcos, binubugbog ka ng asawa mo pag hindi ka sumusunod? Ayaw, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Lahat ng pagnanakaw sa bawat ahensya ng gobyerno ay ginagawa ni Lisa Marcos. Kung ina-appoint ka at hindi ka sumasang-ayon sa kanilang gusto, ikaw ay tanggal sa pwesto. Dapat, kapag ina-appoint ka, sumunod ka sa gusto nila. Dapat makapag-remit ka kay Lisa ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. At pag ganyan, pasok ka sa administrasyong ahas at kuting. Tingnan mo yung mga ina-appoint nilang mga matitino na nagsisiwalat ng mga nadidiscovery nila, tanggal. Inumpisahan yan kay Attorney Vic Rodriguez na yun ay talagang tapat na kasama ni Marcos. Nakipaglaban. Ayun lang ha, yun yung pinakahalimbawa na kayang-kaya na lang tanggalin ng ganon-ganon. Dahil tapos inisyuhan siya na tungkol kay Pastrana. Yun pala, kaya siya tinanggal dahil siya mismo ang nakahuli doon sa asukal issue, diba? Ano na, Marcos? Pero ang balita, ayaw mo naman daw talagang tanggalin dahil syempre katiwala mo yon. Pero, anong magagawa mo dahil ikaw ay abugbog Aberna? Wala, natako, na ano ka, napasunod ka ng iyong asawa. Kaya ano ang nangyayari nung sinasabi ng mga attackdog mo, Lisa, na si Tanning Pinoy? Ayan, Thinking Pinoy. Palitan mo na ang pangalan mo, hindi Thinking Pinoy. Hindi ganyan mag-isip ang mga Pilipino. Dapat sa'yo, Lintang Pinoy ang pangalan mo. At ikaw, Anthony Taberna, Taerna. Ikaw, naalala kita nung sinasabi mo noon kay Vic Rodriguez na sinisiraan mo. Sabi mo, akala mo mabait ang taong ito? Sinabi mo yan, Taerna. Sinabi mo yan doon sa mga vlogs mo, napanood ko yon. Nagalit na galit kayo kay Attorney Vic. Talagang gusto niyong tanggalin. At sabi ni Lintang Pinoy ay, tanggalin niyo si Vic, aayos ang Pilipinas. Oh, aayos, aayos sa inyo, aayon sa inyo. Diba? Kasi nung tinanggal na si Attorney Vic, ayan na, umpisa na ang inyong pangangamkam. Diba? Nung issue na asukal, ikaw Marcos, nung sinasabi na pinirmahan daw, pinirmahan ni Sebastian, diba? Natandaan ko yun eh. Na pinirmahan daw na pirma ni Marcos. Huwag niyo nga gaguhin yung Pilipino. Ikaw, Marcos, ikaw mismo ang pumirma doon. Pinasabi lang na pinirmahan in behalf na ano, ginayang pirma. Pero sa totoo, Marcos, ikaw ang pumirma doon. O, oh, diba? Katarantaduhan. Tapos kunwari ko, no, tinanggal si Sebastian. Tapos nagpipretend kayo na tinanggal si Sebastian para kunwari may ano may managot. Tapos nung humilom na ang lahat, naghilom na lahat ng isyu sa asukal, ibinalik nyo din. Diba? Kagaguhan!
Tingnan nyo kung paano pinapaikot ng gobyernong ito ang bansa. Tapos ngayon, eto pa, smuggler issue. Napakaraming issue sa Pilipinas. Naku guys, panoorin nyo na lang si Maharlika, mga kapatid. Yung sa mga hindi pa nakakakilala kay Maharlika, Boljak TV ang kanyang channel. Mapanood nyo guys doon lahat-lahat mula pa noong umpisa. Nung ibinulgar niya, kompleto guys, yung kanyang vlogs. Mula noong isang taon pa, yung ibinulgar niya yung babaeng ahas. Panoorin nyo doon, detalyado, lahat ng mga kagaguhan ng gobyernong ito. Diba, galit na galit nga yung mga Ensaymada vloggers kay Maharlika noon. Hanggang ngayon, galit na galit sila kay Maharlika. Hanggang ngayon, ang dami pa rin bulag. Hanggang ngayon, madami pa ding BBM, BBM! God bless BBM! Tragis. Mga gago kayo kung sumusuporta kayo dyan sa Marcos na yan hanggang ngayon. Dahil kitang-kita na ang kanilang mga ginagawa sa bayan. Hindi mo pwedeng itsapuera si Marcos. Hindi mo pwedeng pawalang sala si Marcos. Dahil, hindi naman si Marcos ang ano dyan eh. Si ano naman eh, si Lisa, yung kanyang asawa. Gago ba kayo? Hindi yan magagawa ni Lisa kung walang approval ni Marcos. Bakit niya hinahayaan kung abugbog aberna siya para sa kanilang sarili mag-asawa? Okay lang yan, magbugbugan kayo. Pero eto, kapakanan ng taong bayan. Bakit? Hindi ka maninindigan? Diba Marcos? Huwag kayong gago dyan, mga Marcos hanggang ngayon. Kitang-kita na, guys. Kitang-kita niyong panggagago sa bayan, Marcos pa rin kayo. Kaya nung una, yung binulga ni Marlika yung babaeng ahas, una, naiinis pa ako sa kanya noon. Dahil ang binubuljak lang niya si Lisa. Tapos sabi niya, si BBM kasi asawa niya. Naiinis ako doon talaga, hindi na ako sabi ko, hindi ako manonood. Ngayon, nung sa GC namin, sabi, ayun na, binuljak lang ni Marlika si Marcos. Ayun, saka nanood uli ako. Kasi bakit mo bubuljakin la si Lisa? Bakit nyo, ngayon yung mga tao iba ngayon? Bakit kayo galit kay Lisa tapos si Marcos? Ano siya? Kumbaga walang kasalanan dahil asawa naman niya. Bakit ba nagagawa ni Lisa yan? Bakit nagagawa ni Lisa si Marcos? Dahil kay Marcos. Hinahayaan niya. Siya ngayon tagapagsalita eh. Siya rin nagsasalita, pambubudol sa bayan eh. Tapos, pagkatapos niya magsalita, kasi inutos lang yun sa kanya, binabasa lang niya. Ganun lang naman yung trabaho niya, tagapagsalita, na kunwari, acting mabait sa camera. Okay guys, so nandito na tayo sa car park. So ngayon, ang aking panawagan sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Guys, kayo ay mapagmatsyag sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating bayan dahil hindi na maganda. Ang pagpapahirap ng administrasyon ni Marcos at ni Araneta, administrasyong Kuting at Ahas, ang nagpapahirap ngayon sa ating bansa. Isama mo na yan si Tambaloslos na papogi. Kasi nga, tatakbo yan sa 2025. Presidente naman ang kanyang tatakbuhan sa darating na 2028. So, maging mapagmatsyag kayo, mga kapatid. Kaya pala, ganito ang mga ginagawa nila ngayon sa ating bansa. Paspasan ang kanilang pagnanakaw. Para kung sakaling darating man na sila ay mapatalsik, ay marami na silang bit-bit na pera sa kaban ng bayan. Dahil biruin mo, pati ang pera ng SSS ay pinakialaman nila. Diba, ikaw Marcos ang nag-push nun? Ikaw 'di ba tapos nung inaprubahan na ngiting aso ka, tuwang-tuwa ka, 'di ba? Tapos wag ninyong i-absuelto itong si Marcos pagdating ng araw na wala siyang kasalanan dahil baka sabihin niyo ay hindi siya nagpapatakbo. Siya hindi si Marcos ang may pakana ng lahat kundi ang kanyang asawa, hindi. Kaya nagawa ni Ahas siya ng kanyang asawang na si Lisa Smugs dahil kay Marcos. Kaya may mga ibang vloggers diyan na iniitsapuwera si Marcos. Diba hindi pwedeng ganun? Dahil hindi magagawa ni Lisa Smugs na walang basbas ni Marcos. Okay? Maging mapagmatsyag kayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating bayan. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!